Good day everyone, it's me again, Chingwawa. At ngayong araw ay babahagi ko sa inyo ang 5 things you need to do right now dito sa Ragnarok Origin. Okay, so recently madaming changes na naganap sa game. Mga merge ng servers, Nightmare Temple Season 2, etc. Kaya ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang 5 bagay na dapat nating gawin or i-prioritize ngayon base sa recent and future updates para hindi tayo napag-iiwanan. So huwag na natin patagalin pa, simulan natin sa Number 1, Reset Seasonal Stats. Okay, so gaya nga ng sabi ko kanina, in-release na nila ang Season 2 ng Nightmare Temple. Kaya ang dapat natin gawin ngayon ay i-reset yung seasonal stats natin nung Season 1 para mabawi lahat ng sago at yung Eden Coins. After nun, ibuhos natin yung mga sago na yon sa permanent stats hanggang mamax natin. Dahil yung seasonal stats ng Season 1, wala nang effect yan sa karakter natin. Kung mapapansin nyo pa, after nung update, nabawasan ng 3k yung DP natin. Dahil yon sa seasonal stats. And kung marami kang sago nung Season 1, kahit imax mo yung permanent stats, marami pa ding matitira dyan. So, saan natin yung gagamitin? Panglipat ng stats galing sa old gears papunta sa bago. Pag-uusapan natin yan mamaya. So, ngayong Season 2, back to zero ulit ang pene and resilience natin. Kaya dapat, matuto na tayo sa pagkakamali natin ng Season 1 at i-boost lang muna natin lahat ng sago sa seasonal stats para ma-unlock ka agad natin yung higher difficulties at hindi na tayo asa sa mga taga-buhat. So, yung entries and assist nga pala ng Nightmare Temple is shared sa Season 1 and Season 2. Meaning, pwede ka pa din mag-run ng Season 1. Bakit ba natin gagawin yon? Para to sa mga hindi pa max yung permanent stats nung Season 1. Pwede nyo pang ihabol para makuha nyo yung 100 PDEF, 40 MDEF, 15 HP, and 200 PVP reduction. Pero kung sagad nyo na yung inyo, wala nang sense na magra-run ka pa ng Season 1. Number 2, transfer stats. Okay, so dapat nating i-transfer yung stats ng Season 1 equips papunta sa bago, which are eto, yung kulay blue. So, kung maglilipat tayo ng stats galing sa Season 1 equips, yung Season 1 na sago rin yung gagamitin natin. Gaya nga ng sabi ko kanina, kung madami kang sago nung Season 1, hindi ka naman problema sa pagta-transfer ng stats. Pwede mo yang ilipat lahat. So, bakit ba kailangan natin maglipat ng stats? Mas mataas naman yung P-attack na bigay ng luma. Yun ay dahil, pag pinagkumpara mo ang effects ng Season 1 sa Season 2 na weapon, mas mataas yung sa bago. Gaya na itong sa akin. Yung Season 1 na Lunar Dagger, ang stats niya Magic Attack 120, Soul Destroyer Damage 400, another Magic Attack 120, and another Soul Destroyer Damage 320%. At pag tinignan mo naman yung sa Season 2 Lunar Dagger, 140 Magic Attack, SD Damage 450%, another 140 Magic Attack, and another SD Damage 340%. So sobrang laki ng upgrade niya, plus 40 magic attack and 70% soul destroyer damage ang pinagkaiba. And ewan ko lang sa inyo, pero ako, sa purple equips ko nilipat yung weapon ko para dalawang divine trait yung pwede kong ilipat. Then, ikikip ko muna yung old weapons ko para i-transfer yung stats pag nakakuha na ako ng dilaw. So, ang priority lang naman talaga natin sa ngayon ay yung weapons. Dahil sa armors, hindi naman kalakihan yung difference. Kaya sa ako na ililipat yan pag nakakuha ng dilaw. Number 3, Hunt Cards. Okay, so na-reach na naman natin yung max level ng server, which is level 103. So may penalty na naman ang XP gain natin. Kaya sa ngayon, hindi XP gain ang top priority. So base sa balita, pagdating ng third job update, which is around December daw, yung bagong character progression feature na ilalabas, base XP ang ginagamit para mag-upgrade. Kaya dapat, bago dumating yon, i-boost na natin yung CT and MA natin sa pag-hunt ng cards. Ano-anong cards ba ang kailangan natin i-hunt? Of course, yung cards ng build natin, weapon and armor cards sa bagong NT, and etong card deposit, especially yung purple cards. Of course, ang kukompletuhin natin sa deck deposit, depende pa rin sa job and build mo. Pero gagawin ko lang example yung sa akin. So, ang bala kong i-activate dito, etong Might of Ymir sa MVP Illusion cards, Minor Brutality sa blue cards, and Major Brutality naman sa purple cards. So, bakit itong mga to ang goal ko? Shoutout nga pala sa tropa kong si Marquis.
siya yung nagbanggit sa akin na ito eh. So, ang effect ng Might of Ymir sa deck ay 40% damage every 15 stacks ng Empower. And ang stacks ng Empower ay nag-expire din agad. Di ko lang sure kung gaano katagal yung duration. So, meaning, kung hindi attack speed based ang build mo, ay may malaking downtime yung plus 40% buff ng Might of Ymir. And by theory pa lang to ah, since di ko pa natetest. Pero kung nagsastack yung Empower ng Might of Ymir at Minor and Major Brutality, eh every hit mo magkakaroon ka ng 3 stacks. So, mas mabilis siyang mag 15 stacks. Meaning, kahit skiller based ka, eh achievable pa rin yung only plus 40% damage ng Might of Ymir. Pero, saka pa natin mako-confirm pag nakompleto na natin. Number 4. Prepare. Number 4. Prepare for third job. Okay. So, sa mga nagtatanong ng, wawa, pagdating ba ng third job, mag-GGX ka? Ang sagot ay, yes po. Base sa balita, pagdating ng third job update, most likely, lahat ay mag-third job na lang. Dahil nga yung new progression system, yung third jobs lang ang may kinabang. Meaning, wala tayong no choice. Kung ayaw natin mapag-iiwanan, talagang susunod tayo sa gusto ni Ragnarok. Kaya dapat, bago pa dumating yung update na yun, prepared na tayo magpalit ng job or build. So, ano-ano ba yun? Yung sa akin, yung pine-prepare ko is, una, nag-iipon ako ng pang-reset ng cogwheels. Then, yung pamalit na feathers, iniipon ko na din. Yung cards, actually, yung head at armor cards lang naman ang papalitan ko. Yung accessories, currently, hinahunt ko yung accessories ng Chimera at Stormy Knight. Yung enchants, ang ginugol ko ngayon is Mili Boon or Sharp. And yung gears, next time na makapulot ako ng red na weapon box sa NT, itatago ko na. Para pagdating ng update, may weapon na akong magagamit. So yung sa medals, wala na. Yung mga galing SD build, sayang talaga yung progress. Dahil nga wala pang pang-reset ng medals. At wag na rin tayong umasang lalagyan yun ni ROO dahil busy nga sila sa paggawa ng bagong gacha. And ngayon din ang perfect time para mag-refine. So probably, alam nyo na din to. Pero hanggang plus 18 na ang bonus refining effect ng equip sa third job. Kaya palu-paluin na din natin to mga to. Especially yung accessories. Since magaganda ang effect ng plus 15 sa level 105 accessories. Kung bulok ang RNG mo, ganun talaga ang buhay. Etong weapon ko nga, mahigit 10 palo na eh. Ayaw pa din mag plus 15. Pero sabi nga ng tropa kong si Zed, hindi ang gagalaw kung hindi mo papaluin. And last but not the least, number 5. Min-max activities before merge. Okay, so alam niyo na rin naman na unti-unti nang minemerge ni ROO yung mga servers. Ang dami na kasing nagsisikwit, pangit ng takbo ng game eh. Ayaw din makinig ni ROO sa mga players. So kung ang server mo isa sa mga servers na hindi pa minemerge, I highly suggest na i-min-max mo lahat ng pwede mong gawin araw-araw. By the way, gumawa nga pala ako ng daily's guide para alam mo kung ano yung mga dapat mong gawin daily. Especially yung TR. Dapat gawin mo yan ngayon habang kaya mo pa siyang gawin. Dahil pagdating ng merge at sobrang dami ng players, good luck na lang kung makakapag-TR pa tayo. Goodbye daily diamonds, goodbye daily shards. Parang sa real life lang, gawin mo yung mga bagay na kailangan mong gawin hanggat kaya mo pa siya. Dahil once huli na ang lahat, wala ka nang magagawa kundi ang magsisi. So yun, kung mapapansin nyo, wala tayong masyadong upload these past weeks. Sorry guys, pero wala na kasi akong makontent. Paulit-ulit na lang kasi yung events na nilalabas ni ROO. At nagawan ko na rin naman ang guide halos lahat ng nasa loob ng game. Ayoko din naman kasing gumawa ng videos na paulit-ulit lang para makakuha ng views. Gusto ko kayong bigyan ng quality contents na may maukuha talaga kayong valuable na info. And kung mag-upload lang ako ng repetitive stuff, unfair sa inyo yon. So going forward, inaantay ko lang talaga is yung third job update para mas madami tayong mapag-usapan. Pero expect nyo na rin na mag-upload pa ako ng ibang games dito sa channel natin. Sa ngayon, yung bala kong i-cover is yung Tarisland. Kaya abangan nyo yun. So yun lang muna sa ngayon. I hope you liked the video. Subscribe if you want to see more. Kita-kit sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.